Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Another inspiring story ang matutunghayan natin this morning, mga kapuso, dahil ating makikilala ang isang miyembro ng katutubong Agta mula Cagayan na si Zenny Cepeda. Duman man siya sa maraming mga pagsubok sa buhay, hindi pa rin siya bumitaw upang makamit ang kanyang pangarap na maging guro. Good morning, Zenny, and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Good morning po, sir. Kumusta ang umaga natin dyan, Zenny? Ayos lang naman po, sir. Balita namin, kagagaling mo lang din sa bakasyon. Kumusta ka ngayon after graduation, Zenny? Masaya naman po, sir. Taawa ng Diyos. Yun po, na-enjoy ko po yung bakasyon. Kasi parang yun po kasi yung gift sa akin ni God sa graduation ko po yung bakasyon po. Alam mo, Zenny, nakaka-inspire ang kwento mo. Miyembro ka ng Agta Indigenous Group na nakapagtapos ng Bachelor of Secondary Education. Maaari mo bang ikwento sa amin kung anong naging motivation mo upang magpursige sa pag-aaral, Zenny? Ang naging motivation po sa akin para po magpursige sa pag-aaral ay isa po doon yung kahirapan. Siyempre, hindi po lingid sa alaman ng lahat na ang kaming mga katutubong Agta ay ayun nga po, mahirap ang pamumuhay. At isa rin po sa nag-push sa akin noon ay yung mga nararanasan ko pong yun po, pambubuli sa mga kapwa, mag-aaral, sa mga tao. Kasi siyempre bilang isang katutubong Agta or Aita ay hindi naman po maikakaila na maaari kaming pagtawanan o layitin ng iba ayon nga po sa aming pang-physical na kaanuhan. Sa iyong buhay, ano yung masasabi mong greatest challenge na dumating to the point na gusto mo nang sumuko? At paano mo ito nalampasan, Zenny? Yung ano, sir, yung time na nasa senior high school po ako noon, di po kasi ako marunong gumamit ng computer or laptop. Eh may project po kasi kami noon na kailangan tapusin at not blind na po yun. And then, naglakas loob pa rin po akong pumunta sa computer shop na kahit hindi po ako marunong mag-manipulate nito. And then, hindi ko po alam kung paano sisimulan. And then yun po, umiyak po ako doon sa harapan ko ng computer na hindi ko po alam kung ano yung unang gawin ko, ano ba yung unang ipindot ko doon. And then, pumunta po yung may-ari ng computer shop kasi nakita niya po, napansin niya po hindi po, bakit ako umiiyak? And then, tinanong niya po ako bakit ako umiiyak. So yun po, naglakas loob po ako, hindi na po ako nahiyang magsabi na hindi po ako marunong gumamit. Kaya yun po, nagpapasalamat po ako dun sa mamang yun kasi tinulungan niyo po ako at paano po gumamit. Tinuruan niya po ako paano po ako gumamit nun hanggang sa natapos ko po. Zenny, ngayon na ikaw ay nakapagtapos na ng pag-aaral, ano-ano yung mga gusto mong gawin? Ano-ano yung mga plano mong gawin? Yung ano ko, yung pagbubutihan ko yung trabahong meron ako ngayon. Kasi para po makakaipon ako, para po sa malalapit ng ano, yung let exam ko, sa pagre-review ko po. Lastly, Zenny, may mga nice ka bang sabihin sa ating mga kapuso, lalo na ng mga dumaraan sa matinding pagsubok sa kanilang pag-aaral? Go ahead, Zenny! Ayun, ang masasabi ko po sa lahat ng nakakapanood ngayon, sa lahat po ng may pangarap sa buhay na nais makamit, ngunit hindi or maraming pinagdadaanan, lahat po tayo may pinagdadaanan. Lahat po tayo nakakaranas ng problema. Ngunit, kung tayo po ay buong nangangarap at determinado po tayong abutin ito, lahat ay kakayanin natin. Huwag po tayong sumuko. Kung nadapa ka man noon, sikapin mong makabangon ngayon. At subukang humakbang patungo sa iyong pangarap. Huwag tayong padadala sa mga pasakit o paghihirap na ating natatamo o natatama sa ngayon.
Magdasal po tayo palagi at magtiwala sa ating sarili na kaya po natin. Sapagkat ang Panginoon lamang po ang nakakaalam kung at nakakatulong sa atin sa mga naisin natin sa buhay. Grabe naman, talagang nakaka-inspire ang kwento ni Zenny. Alright, maraming salamat Zenny! Ingat ka lagi ha! Thank you po. Diyan lamang po kayo mga kapuso, magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV.